So welcome back sa Kasosyo sa Negosyo. Ngayon naman po mga kasosyo ay babahagi ko po sa inyo ang paggawa ng boiled icing. So ito pong gagawin ko pong boiled icing ay ito po yung ginagamit kapag mag-icing po kayo ng cake. So stable po ito. So hindi po ito bumabagsak. Kung gusto niyo po lagyan ng iba't ibang kulay, nasa sa inyo po. So right away nyo po na ma-mixer, so pwede nyo na pong right away ilagay nyo po sa pang-icing sa inyong mga cake. At kapag may sumobra naman ay pwede nyo naman pong gawing merengue na kagaya po ng ginawa ko ngayon. Parehas lang po ang timpla nila. So start na po tayo. Paki-check na lang po ang ating mga ingredients sa ating description box sa baba. So kailangan po natin dito ng 6 na piraso na itlog. So hihiwalay po natin yung egg yolk sa egg white. So kailangan lang din natin yung egg white dito. And then sugar. At syempre kailangan natin ng mga food colors. So iba-ibang food colors. So nasa inyo po kung ano pong kulay ang preferred or gusto nyo po. So, ang una kong gagawin ay tutunawin ko po ang 2 cups ng white sugar sa 1/2 cup ng water. So, pakukuluin ko lang po ito sa mahinang apoy lang po mga kasosyo. So, antayin ko lang po itong matunaw siya hanggang sa maging ganito po ang texture or maging malapot na po siya. Tunaw na yung ating sugar. So, pag ganito na po yung consistency ng ating syrup, so tunaw na po siya, parang ganito po siya kalapot. So, yan, pwede na po nating patayin ang ating kala ng ating stove. So next step po agad-agad habang mainit po yung ating syrup ay i-mixer na po natin yung ating egg whites. So maglalagay po tayo dito ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar at ilagay na po natin, gradually po ilalagay natin yung ating syrup o yung tinunaw nating asukal. So, dahan-dahan lang po, gradually lang po. So, gradually lang po kasi mainit siya eh. So, lalagay po natin ito hanggang sa maubos nating mailagay. Okay, so kapag ganito na po ang consistency ng ating meringue, so pwede na po nating patayin ng ating mixer. So, ayan. So, bali, isi-section ko po ito or hatiin ko po ito mga kasosyo sa 3. So, kasi maglalagay po ako ng iba't ibang kulay. So, pansin nyo po yung ating merang mga kasosyo, yung icing po natin. Ano po ito? Heavy po siya. As in, mabigat po siya. So, kailangan hindi po siya bumabagsak. Alright. So, i-mix lang po natin ito. Pwede rin po kayong gumamit mga kasosyo ng powder. Powder na food color. So, next step po na gagawin natin ay, syempre, ilalagay po natin ito sa piping bag na may piping tip.
So kung gusto niyo po gumamit ng ibang design, nasa sa inyo po. So ayan, bali mga kasosyo, maglalagay din po tayo dito ng sprinkle. Optional lang po ito mga kasosyo kung gusto niyo po maglagay ng ganito. Kung gusto niyo po maglagay ng sprinkle or kahit plain lang, okay lang. So, ibibake po natin ito mga kasosyo sa ganito lamang po kahina. Usually po, ginagawa ko po ito kapag tapos na ako magluto. Medyo mainit-init pa yung oven. Yun po yung hinuhuli ko po na ginagawa. So, ang ginagawa ko po ay, kunyari, tapos na po ako magluto. So, mainit-init pa po yung oven. So, iniiwanan ko lang po siya doon hanggang sa, let's say, magdamag. Doon lang po siya, iniwanan ko lang po siya doon. Pero patay na po yung oven. So as is, matagal po siyang nando doon. Sa magdamag po, matutuyo na rin po siya. So hinuhuli ko lang po ito. So ito na po ang ating merengue. So binibenta ko po ito ng 6 to 7 pesos ang bawat isa. So ayan. Tuyon-tuyo po ang ating merengue. So kung gagawa po kayo mga kasosyo ng cake, right away po, after nyo po na ma-mixer po, pwede nyo na pong ilagay sa cake nyo po, pang-icing nyo po. Optional lang, kunyari may natira po kayo na ginamit yung icing, pwede nyo pong gawing merengue. So ayan po mga kasosyo, thank you for watching. Sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe for today. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, gusto nyo po ng ganito mga video ay mag-subscribe na po kayo. At pindutin nyo lang po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video na gagawin. Thank you for watching!